Minsan sa buhay natin, dumarating tayo sa puntong napapagod na tayong magpatuloy sa mga bagay-bagay na parati nating ginagawa. Sa kwentong ito, ay matutunghayan natin ang pagsisisi ng isang empleyado sa bagay na dapat sanay sa kanya, ngunit naglaho lang na parang bula dahil sa isang hindi magandang desisyon. Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit, handog ko sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you! Sa araw-araw ay makikita mo itong si Onyok sa gitna ng kalsada na nagbebenta ng kung ano-anong mga makakain. Yun kasi ang araw-araw na hanap buhay ng pamilya nito. At doon din itong si Onyok kinukuha ang pinangtutustos nito sa kanyang pag-aaral. Isang araw, habang nagsisipag itong si Onyok sa pag-aalok nito sa mga biyahero ng kanyang binibenta, ay di niya alintana na meron palang mag-asawang nagmamasid sa kanya galing sa malayo. Han, pansin mo rin ba yung batang yan na palaging nagbibenta sa daan? Wika nitong si Alfredo. Oo naman han, bilib niya ako sa kasipagan ng batang yan. Naway, makamit niya kung anumang pangarap niya. Tugon naman ng asawa niyang si Ernesta. Sa oras na iyon ay binalaksan ng kausapin ng mag-asawa itong si Onyok. Ngunit dahil siya nagmamadali rin ang mga ito sa oras na iyon, ay di man lang nila nakuha kahit na ang pangalan lang nito. Isang buwan ang lumipas, habang nagpapahinga itong si Onyok galing sa kanyang paglalako, ay meron siyang nasilayang mga estudyanteng paroon at parito sa lugar na iyon. At doon sa puntong iyon, ay pumasok sa isipan itong si Onyok na mag-aral. Kaya kinagabihan, ay agad niyang kinausap ang inang nito. Nanang, alam mo, kaninang umaga, madami akong nasilayang mga estudyante. Oh, at ano naman ang kakaiba doon, anak ko? Huwag mong sabihin gusto mong mag-aral. Tugon naman ng nanang niya. Yun po sana ang punto ko, nanang. Gusto ko po sanang mag-aral at makapagtapos ng pag-aaral. Pero anak, alam mo naman di ba ang kalagayan natin? Hindi na kaya ng nanang mo ang pangmatrikula mo sa kolehiyo. Kung nabubuhay pa sana ang tatang mando mo ay baka may tsansa pang mapag-aral ka namin. Pasensya na anak ha. Malungkot na saad naman ng nanang niya. Alam ko naman po yun nanang. Hayaan niyo po at maghahanap po ako ng paraan para makapag-aral. Simula sa gabing yun ay buo na sa isipan nitong si Onyok na mag-aaral ito at magtatapos. Ginawa niya kinabukasan na mag-ikot-ikot sa lugar nila para maghanap ng matatrabahuhan. Maswerte naman siyang ang pinili niyang lapitan ay ang negosyong pagmamay-ari nitong si Alfredo. At nagkataon pang andon nitong si Alfredo sa araw na iyon. Nang masilayan niya itong si Onyok sa labas ng opisina niya ay agad niyang naalala na siya yung lalaking masipag na nagbebenta sa gitna ng kalye. At sa puntong iyon ay naisipan niyang subukin itong si Onyok. Ginawa nitong si Alfredo na magpanggap na isang mamimili. At nang dadaan na siya sa harap nitong si Onyok, ay ginawa niyang ihulog ang wallet nito. At mas napamangha pa siya dito sa binata. Nang gawing isauli sa kanya nitong si Onyok ang wallet nito. Sa puntong yon ay nagpakilala na itong si Alfredo dito kay Onyok. At sinabi niya dito kay Onyok na isa lang pagsubok ang ginawa niya kani-kanina lang. At nakapasa sa kanya itong binata. At doon din mismo ay sinabihan niya itong si Onyok na bibigyan niya ito siya ng trabaho. Labis ang saya nitong si Onyok sa mga sandaling yon. Dahil sa wakas ay mayroong tumanggap sa kanya. Ano nga palang pangalan mo ulit bata? Saad nitong si Alfredo. Onyok nga palang pangalan ko sir. Excited na tugon naman ng binata. Alfredo nga pala. Sambit nito, sabay abot ng kamay niya dito kay Onyok. Bukas ay pwede ka nang magsimula sa trabaho. Tutulong ka lang dito sa tuwing may mga mamimili. Galingan mo ha. Nagsimula na nga itong si Onyok sa trabaho nito. Naantig itong si Alfredo sa angking sipag nitong binata. At dahil doon ay napagdesisyonan ng mag-asawa
napapaarali nila itong si Onyok. Labis naman ang saya nitong si Onyok sa sorpresa sa kanya ng mag-asawa. At hinding-hindi niya nito sinayang at sinira ang tiwalang binigay sa kanya nitong amo niyang si Alfredo. Nagawang pagsabayin nitong si Onyok ang pag-aaral niya at pagtatrabaho nito. Yun ay dahil na rin sa tulong at suporta sa kanya ng mag-asawa. Sa 5 taong sakripisyo at pagsisikap nitong si Onyok ay nagawa niyang magtapos ng engineering. At sinikap niya agad na makapagkuha ng board exam. Ngunit hindi naging madali ang pinagdaanan nito. Dahil marami sa mga kakilala niya ang nagdi-discourage sa kanya. Binaliwala lang nitong si Onyok ang mga negatibong sinasabi sa kanya ng mga tao at nagpatuloy siya sa kanyang paghahanda para sa kanyang paparating na board exam. Sa araw ng exam ay hindi maganda ang pakiramdam nitong si Onyok sa magiging resulta ng exam nito. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang hinala nang lumabas na ang resulta ng exam nila nang hindi niya nakita ang pangalan nito. Labis ang lungkot nitong si Onyok sa mga sandaling iyon. Nabuhayan lang ito siya nang kausapin siya nitong si Alfredo. Okay lang yan, Onyok. Huwag kang malungkot. Hindi pa naman huli ang lahat. Subukan mo ulit sa susunod na exam. Dito lang kami magsusuporta sa iyo. Maraming salamat po, sir. Ang swerte ko talaga sa inyo. Ang laki na ng utang ko sa inyo, sir. Malungkot na sambit nitong si Onyok. Hanggang sa lumipas ang 6 na buwan. Sa 2nd pagkakataon, ay muling kumuha ng board exam itong si Onyok. At sa 3rd pagkakataon, ay nagawangan itong si Onyok na mapasa ang board exam nito. Sa oras na malaman niyang isa siya sa nakapasay, labis ang sayang kanyang nadarama. At bilang bayad niya, sa kabutihang loob na binigay sa kanya ng mag-asawang si Alfredo at Ernesta, ay ginawa nitong si Onyok na doon na magtrabaho sa negosyo nitong si Alfredo. Na kahit na di kalakihan ang sahod nito'y hindi niya iyon inisip at masaya niyang ginampanan ang trabaho nito doon. Halos 20 taon rin ang ginugol na panahon nitong si Onyok sa pagtatrabaho dito kay Alfredo. Na kahit na itong si Alfredo na ang nagsasabi sa kanyang pwede siyang maghanap ng ibang trabaho'y ito namang si Onyok ang ayaw ito silang iwanan. Sa ginawangan nitong si Onyok ay mas napalapit pa ito siya sa kanyang amo. Hanggang isang araw, nalungkot itong si Onyok nang sabihan siya nitong si Alfredo at Ernesta na isasara na ng mag-asawa ang pinundar nilang negosyo at magmamigrate na ang mga ito ng Canada. Ngunit, 2 buwan bago umalis itong mag-asawa, ay binigyan nila itong si Onyok ng kahuli-hulihang project nito. Dahil sa lungkot nitong si Onyok, ay nawalan siya ng gana sa paggawa ng project nito. At ginawa pa niyang madaliin ang pagtapos nito. Hanggang isang araw, habang nakaupo itong si Onyok, ay bigla na lang may dumating na sulat para sa kanya. At nang basahin niya ang sulat na iyon, ay labis ang lungkot nito at pagsisisi sa kanyang nagawa. Onyok, yang huling pinagawa namin sa iyong bahay ay sa'yo yan. Kalakip sa sulat na ito ay ang mga papeles na katibayan ng pagmamay-ari mo na yan. Maraming salamat sa iyong katapatan sa amin, nagmamahal, Alfredo at Ernesta. Mga ka-explorers, sa buhay natin, hindi natin maiiwasang makakaramdam tayo ng pagod. Ngunit, ang kwentong ito ang magtuturo sa ating huwag tayong pagurin sa paggawa ng kabutihan dahil baka yun na yung biyayang nakalaan sa atin.